Kakao, siomay, at chicken feet. Dim sum. Ang sarap niyan pero dapat nasa tamang oras. Kakaiba rin yung trip namin eh. Pumunta ng Chinatown ng this oras ng gabi. Eh no, ini-expect mo puro sarado syempre. Kaya ito yung kwento ko ngayon dito sa episode na to. Ano ba yung late nagsasara? At malamang yun ang makakainan mo kung kasing bagal ka namin kumilos. Nagsimula sa patikim-tikim. Binaybay ko lang yung ungpin papunta sa direction ng Santa Cruz Church. Tapos lumiku kami sa May Tomas Mapua. Meron daw kasi ditong late nagsasara. Ito na nga yun. David's Tea House. Parking? Magugulat kayo, marami. Lalo na this oras ng gabi ako pumunta. Ngayon alam ko napapaligiran tayo ng mga branches ng David's. Pero siguro iba rin dito, no? Binondo eh. Malalaman natin. Eto na. Silipin natin yung mga mau-order natin. Second time ko palang makakakain ng David's. Una nga sa Makati pa. At dito pala yung original branch. So, experience natin. Lalo na sila na lang available ngayon eh. Salamat sa inyo. Alright. Humabol pa kami, no? Madaling araw. Pero, tagal ko pinag-isipan kung sweet and sour pork or beef ampalaya. Nag-end up, umorder pa rin ako ng beef ampalaya rice. Kasi parang gauge ko to ng masarap na kain sa Chinese resto. Pero umorder pa rin ako hiwalay na sweet and sour pork. Unahin ko na to. Excited ako dito. Beef ampalaya rice. This oras ng gabi. Solid to. Tama. Sarap. Ang lambot ng beef. Meron kasi sila special way ng pag-tenderize ng karne nila. Yung nilalagyan ng ano ng baking soda ata. Parang ganun eh. Parang napanood ko ganun. Lumalambot nga daw talaga eh. Masarap siya. Masarap na ito. Actually, ito sinadjust to. Hindi ako David's expert. Nangyari lang na nag-food trip kami at wala na kaming makainan ng gantong oras. Sabi, sir, para ating inu-order ito. Eh, nagkataon, mahilig talaga ako dito. Masarap to, ha? Ang sarap ng malapot na sauce kasi nito, eh. Sa beef ampalaya rice, yung rice maganda. Meaning, wala akong nalalasahan na extra, ano, malinis kumbaga. Kompleto to. Pati leeks, pati luya, panalo agad to. Sarap. Actually, yung sauce at saka yung lambot ng beef yung nagdadala. Sobrang sarap. Okay, nasubo ah. Titingin pa ako ng iba. Ang solid to. Gabum. Pansin ko dito sa menu nila, parating may David's. David's rice, David's chicken. So, tatry ko itong David's rice tsaka yung David's chicken. Isang order nitong David's fried rice eh para sa tatlo na daw. Ang pinagkaiba nito, meron tong dilis, sabi sa akin. May itlog, may cabbage, at saka yung Chinese sausage. Lasa-lasa nga. Kasi toss up between ano yun, Yang Chow fried rice or David's rice. Sa tingin ko, good choice to, masarap. Panay naman kasi ang Yang Chow namin or
nating lahat ng mga Pilipino. Ito, meron siyang yung tamis ng Chinese sausage. Meron siyang inilalabas sa tamis ng sausage ngayon. Tsaka iba yung lasa na masarap yun. Yung pritong dilis, magugulat kayo, bagay din pala siya kasama ng Chinese sausage. At di lang yun, may iba na rin yung texture. May lutong siya ng gulay. Masarap. Tikman ko na itong David's Chicken. May sauce pa. Fried chicken. Kinakamay ito. Sarap ng sauce pa lang. Masarap yung chicken. Parang rin siyang binabad sa anis. May flavor na talaga siya. At maganda yung lutong na ito eh. Yung Chinese fried chicken na walang butter. Try ko nang walang sauce. Masarap na. Solid yung fried chicken dito. Nagatwiran itong David. David's fried chicken. Alam mo, sobrang malasa ng fried rice. Gusto ko tuloy ihiwalay yung kain ko ng chicken. Chicken with white rice. Tapos ito lang yung fried rice. Siguro tatry ko yung fried rice with dim sum. Sobrang malasa, sobrang masarap din kasi yung fried rice eh. Pero going back to the chicken, kahit anong trip, kahit dinip mo or hindi, parehong masarap. Sobrang solid. Sarap din ito. Manamis-namis. Okay, dahil David's kilala sa dim sum. Pero ang go-to naman namin talaga parati hakaw, siomay, at saka chicken feet. Lalo na pag ngayong madaling araw, yung basic na. Unahin na natin itong hakaw, family favorite. Kipon eh. Mukhang promising kasi parang mabigat siya. Busog na busog yung hipon na ito. Basic textbook. Sarap. Yun bagay sa kanin. David's rice. Sarap. Hindi matigas yung nakabalot na wrapper. Okay. Try ko yung siomay. Yung siomay, impressive sa itsura niya. Parang meaty na meaty. Meron din shrimp. Lagyan natin ng chili sauce. Okay. Teka lang, gusto kong tikman yung merong hipon na side. Tikman natin . Okay siya. Not really the best. Sorry kasi kung ako gusto kong may konting taba. Ako lang yun. Pambalance para meat, taba, hipon, yun lang. Isa pa, kain ko yung other half. Okay. Meaty. It's good. Again, bagay sa David's fried rice. Yung pala yung mga dim sum dito. Last, chicken feet. Wow. Gelatinous balat. Tsaka, yan o yung black beans. Pulse of the bone yung balat. Pero, hindi matapang yung lasa nung Chinese spices niya. Sa akin, gitna lang to. Gustong-gusto ko yung hakaw. Sobrang bagay dito sa David's rice. Ito ang guilty pleasure ko.
aaminin ko na ito yung pinakagusto kong kinakain pag nasa Chinese restaurant. Basic sa akin, sweet and sour pork. Mahilig talaga ako sa manamis na miss. Pero lalagyan natin ng bell pepper tsaka sibuyas na puti. Manyan natin. Base dun sa natikman ko na sauce nung fried chicken, malaki ang expectation ko dito. Ito pang white rice to. Dali. Mismo. Ayan, sarap. Basta talaga sa Chinatown ka kumain ng sweet and sour pork, ano? Sigurado ni. Well, pandagdag lang ng super happiness yung chili garlic sauce. Okay. Bigyan na natin ng verdict tong pansit na to. Birthday noodles. Magkakahalo na naman. Eh, ito meron tong ano, parang kwek-kwek na quail eggs. Siyempre, liver, pork, mushroom, shrimp. Pagyan natin. Sinadjust din to, birthday noodles. Lagyan ko na agad ng chili garlic. Doon din tayo mag-uwi. Harap. Gusto ko yung noodles eh. Canton. Harap. Yung malapot na pancit sauce, yun ang trip na trip ko. At saka yung pagkakahalo-halo ng atay ng iba't ibang klase ni. Solid to. Sarap naman. Madaling araw, di ba? So, alam nyo na. Isa to sa mga huling nagsasara. Kung katulad ko, habol lang kayo. Solid to. Sa akin, ang lakas yung dating nung ano, nung ang palaya rice. Ako lang yun kasi iba-iba tayong panlasa. Trip na trip yung lasa nung beef at ang palaya na yun. Tsaka yung fried chicken dito. Pati itong rice nila. Sobrang solid. Yung hakaw din. Solid na solid. Hindi ko na matitikman lahat ngayong gabi pero babalik ako dito para sa shabu-shabu. Solid daw yun. Tanghali natin gagawin yun. Siyempre, hindi matatapos yung gabi. Hindi ko ito papalampasin ang hindi ko kinakain yung paborito kong dessert. Bucci. Ito pa, guilty pleasure ko rin to. Ah, okay. Hindi siya yung black, yung laman. Pero mainit-init na malambot na maraming linga. Tikman na natin. Gaboom. Wala atang hindi masarap na butsi sa akin. Solid. Kumpletong-kumpleto yung madaling araw. Gaboom.